gamot sa babaero. May duda ka ba na nangangaliwa o may ibang babae ang iyong asawa? Nawawala na ba ang dating magandang samahan ninyong magjowa? Mukhang nanlalamig na ba siya sa'yo? Pwes, baka may solusyon pa para kiligin ulit siya sa'yo. Minsan, baka may rason kung bakit nababaling atensyon niya sa ibang babae. Narito ang mga mistulang gamot na pwedeng gamitin para maiwasang maging babaero ang lalaki at baka bumalik pa ang tamis ng inyong samahan. Pagkaroon ng oras. Ang pinakaunang dapat matutunan ay ang pagkaroon ng oras sa isa't isa. Hindi sapat na magkasama kayo sa iisang bubong o natutulog ng magkatabi. Ang makapag-banding at makapag-usap ay malaking bagay. Makakatulong din ang paglabas o pamamasyal sa park o mall. Pakikipag-usap. Magandang pinag-uusapan ang mga bagay kapag may sama ng loob. Magiging prangka sa kapareha. Huwag mahiyang magsalita. Lahat ng ayaw mo sa kanya ay mas maiging sabihin dito. Tanungin mo din kung ano ang mga bagay o ginawa mo na ayaw niya at sa ganon ay alam mo. Oras ng pagtulog. Huwag mong dalhin ang mga problema o mga bills o bayarin kapag kayo ay matutulog na. Iwasan ding magdala ng mga gadgets gaya ng cellphone, laptop o iPad sa kama. Imbis na cellphone ang atupagin, lambingin na lang ang asawa. Ngunit siguraduhin fresh at mabango. Matutong mag-ayos. Karamihan sa atin pagkatapos ikasal o matagal nang ikinasal ay wala nang pakialam sa sarili. Hindi na nag-aabala pang mag-ayos. Padagdag ng padagdag lamang ang timbang at hindi iniinda ang paglaki ng katawan. Kung isa ka sa mga binanggit, kinakailangang baguhin ang sarili. Kapag umaalis kayo ng asawa, magdamit at mag-ayos na parang unang date nyo pa lang. Laging itrato ng espesyal ang inyong lakad. At para na din ma-impress at ipagmalaki ng asawa o partner. Ngunit wag naman yung sobrang ayos na ayos ka. Yun pala, mamamalingki ka lang naman pala. Pa-surpresa. Maganda ding magbigay ng regalo o love note sa asawa. Sikaping magkaroon ng surpresa sa partner kahit maliit na bagay lang. Dahil nakakatulong din ito sa pagpapatibay ng pundasyon bilang mag-asawa. Pagkaroon ng bakasyon. Planuhin ang inyong bakasyong mag-asawa. Siguraduhin lang na dala ang mga kakailanganin sa pupuntahan para walang away. Humanap kayo ng beach kung saan pwede kayong mag-party na parang bago pa lang nagkakilala. Pag-usapan din ang masasayang alaala noong bago pa lang. Kapag pareho kayong sumaya sa bakasyon, kusang manunumbalik ang pagmamahala ng isa't isa. Kapalagayan ng loob. Kung pareho kayong walang trabaho o libre sa araw na yon, subukan niyong mag-usap sa kama o sa sala ng kayo lang. Subukang magtanong ng kahit na ano sa bawat isa upang mas lalo pang makilala ang asawa. Iwasang makaramdam ng hiya o pagkailang. Alamin sa asawa ang mga dating kalokohang ginagawa o subukang ikwento sa asawa ang mga dating karanasan. Madalas nawawala ang kilig dahil hindi na parehong marunong magpakumbaba sa isa't isa. Pareho nilang natitake for granted ang bawat isa. Ngunit kung kailan hiwalay na, tsaka palang ma-realize na mahal pala nila ang bawat isa. Kaya hanggang maaga pa lang, gumawa na ng aksyon para hindi magsisi sa huli. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.